for today's video, eh, mag-share ako tungkol sa experience ko at share ko din yung mga tips kung bakit nagkakaroon ng offloading na tinatawag pagdating sa airport or sa immigration. Bakit nga ba nagkakaroon ng offloading pag tayo ay lalabas ng bansa, lalong-lalong na kapag tayo ay turista or yung tinatawag natin na tourist visa? Bali ngayon po, share ko muna yung na-encounter ko before. Para magkaroon kayo ng mga muting kaalaman kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin kapag tayo ay lalabas o dadaan sa immigration. Una-una po, nakaranas ako na muntik nang ma-offload, although hindi naman talaga ako na-offload, pero napakalaking ano yung karanasan ko ngayon kasi nagkaroon ako ng konting trauma kasi every time na dumadaan ako sa immigration, laging dumadaan sa isip ko na yung nangyari sa akin before. Pero anyway, charge to experience. Let's proceed po sa ating video. Pero humihingi po ako ng pasensya kasi medyo maingay yung kapaligiran ko kasi yung mga kapitbahay ko maingay. So okay, let's proceed po. Ano nga ba yung mga dapat natin gawin at dapat natin iwasan para hindi tayo ma-offload pagdating sa airport? Siyempre po, kapag tayo ay lalabas, lalong-lalo na kapag tourist visa holder tayo. So, ano ba yung mga kailangan? Unang-una, dapat meron tayong valid passport. Siyempre, ang valid passport po, dapat wag naman yung kakukuha nyo lang last week tapos itatravel nyo agad. Kasi dun pa lang talagang ma-hold na kayo. So, kailangan siguro mga 1 month ago. So, yun. Siguro po pwede na yung ganun. Kasi pagka kinuha nyo ng mabilisan tapos in-apply nyo kaagad, inilabas nyo kaagad. So, yun pa lang. Talagang ma-hold na kayo doon. So, pangalawa, ano ba yung ano? Dapat may valid visa tayo. Nasa passport natin. Tsaka, syempre, plane ticket. Tapos, you must have complete documents po. Lagi tayo magdadala ng complete documents para or supporting documents pag tayo ay aalis. Kasi in case na hingian tayo sa airport, yun, meron tayong maipipresent. Hindi na natin kailangan mag-provide pag nandun na tayo sa sitwasyon na yun. At pinaka-importante sa lahat, guys, kailangan talaga meron tayong itinerary. Itinerary po yung details kung saan nandoon yung booking mo, yung accommodation mo, about doon sa destination na kung saan ka pupunta ang bansa. Kailangan maipresent mo yun kasi pag hindi ka nagawa ng itinerary, so isang ibig sabihin nun, pwedeng questionable din sa kanila yon. So, posibleng pwede ka rin doon kuhaan ng dahilan para ikaw ay ma-offload. So, yun po yung mga dapat natin gawin. Tsaka, ang pinaka-importante po sa lahat kung ano dapat gawin, kailangan maipasa mo yung question sa pagdating sa immigration. Kung ano yung mga tinanong sa'yo ng immigration officer, lalo na sa atin sa Pilipinas dahil napakahigpit ng ating mga immigration officer. Yun nga, guys, ang nangyari sa akin kasi actually wala dapat akong problema kasi legal naman talaga yung pag-alis ko. Tinanong ko dun sa immigration, sir, bakit kailangan yung ako i-upload? Yun ang tinanong ko. Tapos sabi niya, bakit ka nagtatravel mag-isa? Sabi ko, ako lang talaga magtatravel dahil gift ko sa sarili ko yon. Although, complete requirements naman ako, complete naman yung documents ko, legal naman yung pag-alis ko. So, pinakita ko sa kanya lahat yon. Pero, nag-attempt pa rin siyang dalhin ako doon sa, meron silang area na i-hold ka doon. Tapos, gusto niya mag-fill up ako ng form. Sabi ko, hindi ako pipill up. Ang gusto ko, i-check mo yung mga dokumento ko kung legal ba o illegal. Kasi kung illegal naman yan, so yun nga, hindi nyo naman ako mapaalis. Pero napatunayan naman, guys, na legal naman talaga. So nakaalis ako. Pero ang pinaka-worst kasi, worst thing doon, kasi muntik akong maiwan ng eroplano. So yun pa lang, medyo naano din ako kasi sabi ko, paano kung naiwan ako ng eroplano? Sayang yung plane ticket ko.
sayang yung effort ko, yung pagod ko, hindi ako papalisin nung araw na yun. So yun guys, anyway. Kailangan talaga maipasa natin kung ano yung tinanong sa'yo, dapat yun lang din yung sagot mo. Hindi ka pwedeng sumobra o kumulang sa mga question, at saka dapat komportable ka. Hindi ka dapat nagpapakita ng mga bagay na talagang pwede mong ikahold. Kasi napaka-importante na dapat confident ka, at saka ipapakita mo talaga na legal yung pagtunta mo. At dapat talaga iwasan natin ang lumabas ng bansa na illegal, kasi kapag ka nagkaroon ng problema, so ikaw rin ang mapapahamak. So kailangan natin sumunod sa mga patakaran o batas natin kung kinakailangan. So ayun guys, tsaka dapat meron kayong kapasidad talaga na magpapatunay na kayo ay eligible na magbiyahe as a tourist visa. So ayun po. Sana meron po kayong nakuhang tips doon sa mga ibinigay ko sa inyo or shinare ko sa inyo. Ayan po, at maraming salamat. See you po next, my next video po. Ayan po, thank you.